Good day, brothers and sisters. This is our 28th devotional recording and the second installment of our series in the book of Colossians. Sa araw pong ito, hopefully ma-achieve po natin yung goal natin na mas mabigyan tayo ng malalim na understanding sa kung ano ang nilalaman ng sulat ni Pablo sa Colossians, at ito'y maintindihan natin sa biblical na paraan sa pamamagitan ng paglilinaw ng ating mga isipan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya po, tayo po ay manalangin para masimulan na po natin ito. Aming Ama, maraming po salamat sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya na patuloy nga naming namamalas at patuloy naming nakikita, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa inyong mga anak na kami po ay iniingatan nyo, pinuprovide ang mga pangailangan at patuloy nga pong pinatatatag at pinalalakas. Dalangin po namin sa pag-aaral namin ngayon ang iba yung katalinuhan, iba yung kalakasan, Panginoon, at ang natuturoong puso at kapakumbabaan na patuloy nyo pong igawad sa inyong mga anak. We thank you, Lord, for your mercy and your grace and your providence na hinayaan nyo, Panginoon, na mangyari itong pag-aaral namin ngayon. Pangamin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik po tayo no sa ating text in the book of Colossians, at balik po tayo doon sa tinigilan natin kagabi, kahapon, na binasa ko po sa verse 1 ang text natin, first verse sa first chapter din po ng Colossians hanggang sa verse 8 po natapos tayo. Tutuloy po natin ang pag-aaral sa verses 9 hanggang verse 14. Sabi po dito, "For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins." Pagpalain pong pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago po ang lahat, no, bago natin himay-himayin ang mga talatang na rinig natin ngayon, dahil pinag-aaralan nga po natin ang sulat ni Pablo sa Colossa, kasama po niya si Timothy sa mga nakapagsulat ng mga liham na ito. So, credit rin po ito kay Timothy, at ito po ay para po sa mga mananampalataya na nakakabasa ng sulat nila sa Colossa. Kagaya po sa verse 2 na binasa natin kahapon, ay nabasa natin doon na ito po ay in-address para sa mga brothers and sisters in Christ. Sa Greek nga po yung Adelphos, no? Yung hindi lang sila kapatid ng babae at lalaki, kundi mananampalataya. Ina-address po yung Adelphos para sa mga kapatiran sa Panginoong Hesukristo. At dahil po doon, no, bakit nga ba sumulat si Pablo at Timoteo sa Colossa? At kahapon ay pinag-aralan natin na dahil nabalitaan nila ang magandang nangyayari sa pananampalataya ng mga taga-Colossa, at sila po ay sa pananampalataya. Sa panguna po ito ni Epaphras na unang nagbahagi sa kanila ng ebanghelyo, at patuloy po sila na lumalago dahil po sa biyaya ng Panginoon. At para mas maintindihan po natin ito, balikan po natin kung ano bang panahon ito na isulat ni Pablo at ni Timoteo. Ang panahon po nito ay ayon sa pag-aaral, ito po ay naisulat mga kalahating siglo po nung unang century ng church na established, the first century church, around 58 to 62 AD, nung panahon na naitatagda po ang simbahan. So bakit po ito significant?
Ito po ay 50s to 60s AD, kalahati na po ng century, no? At ilang generation na rin po ang mga Kristiyano na namuhay. Actually, one generation more or less, to be exact, ang isang generation po ay 40 years. So if this is 56 to if this is 58 to 62 AD na naisulat, meron na pong kumbaga mga naunang henerasyon na nakakilala sa Panginoon na namumuhay bilang Kristiyano. Kaya nga po sa panahon ng mga taga-Kolosa, kumbaga matatag na po somehow yung mga mananampalataya na nagli-lead sa kanila. Gaya nga po ng Epaphras, matatag na po siya sa pananampalataya, kaya po naging haligi din siya sa pananampalataya ng mga taga-Kolosa. At ang pagkakasulat po nga dito ni Pablo sa mga taga-Kolosa, hindi lamang para patatagin ang pananampalataya ng mga mananampalataya doon, ngunit para rin pagtibayin kung ano nga ba ang pagiging supreme ni Christ sa lahat ng bagay. Yung supremacy ni Christ na tinatawag. Sapagkat nung panahon po na yun, marami po ang umaatake sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng mga maling katuruan. Isa nga po dyan, yung katuruan ng kine-question ang identity ni Christ, ang kanyang pagiging Diyos, ang pagiging tao rin ni Kristo at pagiging Diyos. Kumbaga, either way, kine-question nila o sina-challenge nila ang mga katuroang iyon na nagpapakita ng pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo. At ang mga iba naman pong mga Hudyo ay ini-infect ng maling teaching ang mga taga-Kolosa, at hindi lang taga-Kolosa kundi sa buong mga sa body of Christ, nangangalat po yung katuroan na hindi sapat na ikay manampalataya kay Kristo, ngunit kailangan mo pang sundin ang batas upang ikaw ay maligtas. At yan po ay tinatawag nga pong legalism, maging yung paniniwala nila na ang mga mananampalataya ay hindi lamang sa hindi sapat lamang ang pananampalataya ang natapos na gawa ni Kristo, kundi kailangan din nilang hindi lamang sumunod sa ilang batas, ngunit kailangan din nilang magpatuli. At ito po ay nangangalat po sa iba't ibang mga simbahan, sa iba't ibang mga mananampalataya na nakakarinig po nito, ay nagdudulot po ito ng napakalaking problema sa kanilang pananampalataya, sapagkat inaatake po nito ang supremacy ng natapos na gawa ni Kristo. So sa madaling salita, kung maniniwala po ang mga mananampalataya o sila'y malilin lang, ang sinasabi po nila ay hindi sapat ang natapos na gawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, jump muna tayo no sa Colossians chapter 2 verse 8 to 11. Ang sabi po ni lang po muna sa verse 8, sabi po ni Pablo, "See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. For in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form." So dito po ina-address niya hindi lamang yung pagiging Diyos ni Kristo, kundi maging yung mga maling turo. Kaya po itong sulat po na ito, makita natin section by section. Yung umpisa po, no, yung first section po ng pagkakasulat ng liham ni Pablo at ni Timoteo, patungkol po ito sa pagkakapresenta ng pagiging Diyos ni Kristo Jesus, yung tinatawag na pag-aaral ng Christology. At makita natin sa mga susunod nating pag-aaral na sa first chapter ng Colossians, makita natin sa verse 15 and 16, doon po pinakita yung pagiging Diyos ni Kristo Jesus. At basahin ko lang po para may reference tayo. In Colossians chapter 1 verse 15, ang sabi po, "The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation." Verse 16, "For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities."
ito po ay malinaw na, na pagpapakilala ni Pablo sa pagiging Diyos ni Kristo at sa kanyang kapangyarihan. Ito po yung tinatatag ni Pablo sa puso at isipan ng mga mananampalataya sa panahong iyon. Tandaan po natin, ang pinanggagalingan po ni Pablo ay siya'y maligaya, siya'y encouraged dahil sa growth ng mga Christians. Pero makita natin, hindi dun tinapos ni Pablo. Hindi sapat na matuwa lang siya. Hindi lang sapat na makita niya, wow, naniwala kayo, nanampalataya kay Kristo, lumalago kayo. Hindi lang sapat yun. Ngunit kailangan ang paglago sa kanilang spiritual na buhay ay nakasalig hindi po sa hindi po sa feelings, hindi sa mga incomplete understanding of scriptures. Pag sinabi ko pong incomplete understanding, limited pa po kasi ang kanilang kaalaman. Ang ngunit lumalago po sila. Kumbaga hindi lang sapat na malaman mo yung John 3:16 at ikay ligtas na at alam mo na ang na ikay pinatawad ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng natapos na gawa ni Kristo, eh tapos na. Hindi po. Ang nais ni Pablo, lumago sila sa kanilang pananampalataya sa pagkakilala nila kung sino ba talaga si Kristo Jesus. Kaya ito po mga talatang ito ay naisulat ni Pablo. Sa ibang section naman po ng Book of Colossians, inaddress din po ni Pablo ang kung ano ba ang dapat na pamumuhay ng isang Kristiyano sa kanilang pamilya, sa kanilang trabaho, sa kanilang kapwa, kung paano nila tataratuhin ang kapwa nila. At ito po ay para maipakita na sa lahat ng bagay, sa lahat ng kanilang ginagawa, ang Panginoong Hesus Kristo ang Panginoon. Kaya siya tinawag ng Panginoon, He is Lord, kasi siya dapat ang nangunguna, ang nagdadirekta, ang sinasamba at sinusunod. Kaya po ito ay napakagandang libro po na ating pag-aralan, lalo ngayong lockdown. Bago po matapos ang lockdown, matapos natin itong series na ito, para mas, bago tayo bumalik sa tunay na mundo, makita natin yung kahalagahan ng pagkilala sa Panginoon sa Bibliyang kaparaanan. Hindi na sapat yung may alam ka na, nakakaunti, tapos basta mahal ko ang Panginoon, tapos na, okay na yun. Hindi po. Kung mahal natin ang Panginoon, patuloy tayong kikilalanin ang Panginoon. Hindi tayo titigil. Kumbaga kung may relasyon ka, ako po, malapit na po akong ikasal. Actually, mamumove. Dapat itong May 16 na, mamumove yung kasal namin. And I desire to know more yung aking fiancé. Makilala siya na mas malalim na paraan. Mas makilala ko ang pagkatao niya, ang kung sino siya. At ito po ay hindi natatapos lamang nung sinagot niya ako nung naging engaged kami. Mangyayari po hanggang sa aming kasal. Kumbaga hanggang sa tuluyan kaming magkakilala. At alam natin, ang ultimate form of knowing in scriptures, pag sinabing yung knowledge or yung knowing someone is the relationship of a husband and wife. At ito po ay napaparallel ko po sa nararanasan ko ngayon, na kung ano po yung kumbaga desire ko o desire namin ni Amor na mas makilala ang isa't isa, nawa ganun din po yung desire ko, desire nating lahat na mas kilalanin ng Panginoon until such time that the church will be married to Christ sa kanya muling pagbabalik. So naibigay ko po sa inyo ang maikling background ng Book of Colossians at balik po tayo sa ating text. So sa binasa po natin kanina, nakita po natin doon na sa verse 9, sabi po dito, "For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you." For what reason? Ano yung narinig nila? Ano yung rason, na binanggit? Ito po ay yung pinag-aralan natin kahapon, na ang mga mananampalataya nung panahon na iyon ay lumalago sa kanilang pananampalataya dahil sa kanilang pagkakilala sa Panginoon. At ginamit nga po si Epaphras na ma-share ang gospel sa kanila, at minake sure ni Pablo na i-mention niya na ang gospel na ito, ito yung gospel na nagmula sa Diyos, not other gospels. Na intact
po ang gospel message na nakarating sa kanila, kaya sila lumalago. At dahil po dyan, ang sabi dito ni Pablo at ni Timoteo, hindi sila tumigil na ipanalangin sila. So una po natin may kita dito sa binasa natin sa verse 9. Is Paul and Timothy heard about the good things that has happened with the believers in Colossians, in the Colossian church, and they the information resulted in prayer. No, yung sila'y nanalangin. Hindi po sila, kumbaga, naging kampante. Kasi minsan, lumago sila, okay, good na. Sige, hayaan na. No. Ang nais po ni Pablo ay maipanalangin, o si Pablo Timote ay maipanalangin ang mga mananampalataya. Kaya po, yung content ng prayer nila sa verse 9, ang sabi po, "We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives." Ito po yung desire nila. They desire the believers, that the believers to continue in the faith. Hindi lamang sila naging kampante o, wow, ang galing. Nakilala nilang Panginoon, lumalago sila, hayaan na natin sila. No. They continued to pray. They didn't stop praying for the believers, but they plead to God that they will be filled with the knowledge of His will and all the wisdom and understanding that the Spirit gives. So they desire the believers to continue in the faith. The second is they pray that the believers will grow in the knowledge of the Word of God. Dinisar po nila at pinanalangin nila na hindi lamang sila magpatuloy, ngunit lumago sila sa pagkakilala sa Panginoon sa pamagitan ng salita ng Diyos. To grow in the knowledge of the Word of God. At hindi lang nila makilala ang Diyos, but to study the Word of God. Pag-aralan ng sinasabi ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, sa kanilang pagkilala, pag-aaral, sabi po sa dulo, and understanding that the Spirit gives. So, it only shows na ang desire din ni Pablo is for them to keep in step in with the Spirit. What does it mean to keep in step with the Spirit? Ito po yung unang-una sinasabi sa Galatians chapter 5, yung fruit and the gift of the Holy Spirit. How can that happen? By abiding in the Holy Spirit. Pakikinig sa banal na Espiritu. And minsan, isip natin, paano ba makinig sa banal na Espiritu? May marinig ba tayong bulong mula sa Espiritu ng Diyos? Meron bang audible voice tayong maririnig? Napakasimple lang po, mga kapatid. Ang sabi po dito sa binasa natin, "We continue to ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives." So how can that wisdom and understanding be given to a believer? Very simple. By knowing God. And how do we know God? By reading His Word. At tandaan po natin ang trabaho ng Banal na Espiritu. The Holy Spirit is the one who reveals all truth. The Holy Spirit is the one who illuminates our mind. So, the question is, how can we hear the Holy Spirit if we are not studying the Word of God? Paano natin siya maririnig? Paano natin matatanggap yung kanyang pagpapakilala sa atin ng Panginoong Diyos kung hindi natin babasahin ang salita ng Diyos? Kumbaga, how can, parang ano yan, mga kapatid, no? Pagpapalagay natin, ikaw ay isang Amerikano at merong isang Pilipino at merong interpreter. Walang may interpret na language si interpreter kung walang sasabihin ang isa sa kanila. Kailangan may nagsasalita. Kailangan may marinig. Kailangan may pag-usapan. Ganon din po ang Banal na Espiritu. Paano niya tayo malilid sa katotohanan kung hindi natin pinag-aaralan ng katotohanan? So, huwag tayong magtaka. If we are not keeping in step in the Spirit and we are gratifying the flesh, it means may pagkukulang tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, ito po yan. Ang magiging resulta po, ang hinahangad po na resulta ng mga apostol, ni Apostol Pablo at ni Timoteo sa pamagitan ng kalampanalangin is in verse 10, sabi po, "So that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way." You may live a life worthy of the Lord.
What does it mean to live a life worthy of the Lord? Ano pong nais ng Panginoon na mangyari sa isang Kristiyano? The finished work of Christ saved us. The Holy Spirit works through the sanctification of his of the saints through the word of God. At ano pong mangyari? We will be conformed to the image of God, to the image of Jesus Christ. We will be conformed into Christ's likeness. At what does it mean to live a life worthy of the Lord? Yung bang matawag ng Kristiyano and you're worthy of the name? Hindi po sinasabi maging perfect tayo. Or, I'm sorry, hindi po sinasabi na hindi na tayo magkasala. Hindi po yun eh. But, yung bang mamuhay ka na merong kabanalan, na hindi ka mahihiyang masabi na ikaw ay Kristiyano. Ngayon, ang hirap po nito mga kapatid. Pero ang tanong, imposible ba na hindi ka ma-identify as a Christian? May mga scenario po sa buhay natin kung minsan, at ito po ibibigyan ko ng example. Halimbawa po eh, nasa isa kang school, kunyari lang school, kasi ito, naranasan ko to, no? May isang event sa school, I was studying in Philippine Normal University back then, at merong pinatawag na mass. Everyone was required to attend mass. At pagkatapos po no, nung tinawag na yung mga estudyante para pumunta dun sa gym ng school at sabi, walang hindi pa pwedeng hindi attend. Eh ako, hindi naman ako Katoliko. So nagtanong ako ngayon. Ang sabi ko, eh paano po yung mga hindi Catholic? Are we required to attend mass? Sabi ng professor, ay hindi naman. Meron kayong sariling, kumbaga may holding area na dun lang kayo. Pero hindi kayo pwedeng magpakalat-kalat. So sa madaling salita, in-isolate yung hindi mga Catholic. So nagpakilala yung Jehovah's Witness, IN, born again, at yung mga nagki-claim ng pananampalataya. And then I was so surprised. Nagkagulatan kami magkaklase kasi ang dami sa aming professing Christian. Ang dami sa aming sasabi na born again ako at sasabihin ito yung church ko, ito yung ganito ganyan, ito ganun, at nagkagulatan. At alam niyo yung nausong terminology, Kristiyano ka pala. Bakit po? Sapagkat mas lamang na na-identify yung pagkatao ng isang tao bilang hindi Kristiyano kaysa sa pagdala niya ng pangalan ni Kristo. At nakakalungkot po dahil ito po ay nararanasan natin kung minsan. Yun bang pagkakalokohan kasama ng barkada, eh ikaw yung nangunguna. Pagdating sa kasalanan, ikaw pa yung nangunguna. At biglang kapag ka nagtanong na anong pananampalataya mo, Christian ako eh. Minsan proud pa. Wala naman masama maging proud ng isang Christian. But the question is, are we worthy of the name of Christ? Na may associate natin to sa buhay natin. Hindi ba nakakahiya? Kaya nga, dalawa po yung statement. Yung una, ay Kristiyano ka pala. Para bang gulat na gulat. Dahil hindi halata. Hindi kasi halata eh. Lakas mo magmura eh. Ang lutong magmura. Ikaw pa nangunguna sa mga kalokohan. Ganito ganyan, ganito ganun. Yung isang statement naman po. Kaya pala kasi Kristiyano ka. Ano pong ini-imply nun? Kaya pala mabuti yung pakikitungo mo sa kapwa mo. Kaya pala meron kang pinangahawakan na mataas na moral standard. Dahil mananampalataya ka. Nakita natin yung difference. And that's how, if I would put it into our modern times, sa panahon ngayon, that we are worthy of the Lord and please Him in every way. Sa ating pamumuhay, maipakita na tayo deserving to be called as Christians. If not, kung hindi tayo deserving, anong kailangan natin gawin? We must repent. Continue repenting until Christ is formed in us. Ibig po sabihin eh, hanggang tayo ay pabanal ng pabanal ng pabanal through the sanctification work of the Holy Spirit in the Word of God. Ito po ay achievable. Hindi yung perfect sinlessness. Hindi po yun ang ma-achieve natin dito sa lupang ito, pero yung conforming to Christ. Sa paningin po ng mga tao, no, hindi nila nakikita yung nakita ng Diyos. Pag tayo nakita ng Diyos, eh tayo pinabanal na dahil sa natapos na gawa ni Kristo. Ang ating mga kasalanan ay hinugasan ng dugo ni Kristo. Pero yung mga tao sa paligid, ano pong nakikita sa atin?
makita yung bunga natin at nawa kakitaan tayo ng bunga. At ang sabi po dito, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work. Magbunga sa mabuting gawa. Ano po yung mga bunga na yan? Una-una po yung bunga ng banal na Espiritu. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. At hindi lang po yun, nandun na po yung fruit of the Holy Spirit, but also growing in the knowledge of God. As we study the Word of God, we grow in our Christian character, we grow in the manifestation of the fruit of the Holy Spirit, and we grow in the knowledge of God. Continuing, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. So ano po yung mangyayari? Kapag tayo ay namuhay, tayo ay nag-aral ng salita ng Diyos na illuminate ng banal na Espiritu, we will be strengthened with all power according to His glorious might. Not because of our own strength. Tumatatag tayo bilang mananampalataya, not because ang galing natin, not because ang husay natin o ang tanino natin, hindi po. It is because of the power of His glorious might. Not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Sabi dito, para saan? So that you may have great endurance and patience. Great endurance and patience, mabasa po natin sa James chapter 1, na kapag nagpatuloy ang work ng ating enduring patience, yung ating pagpapatuloy sa ating pagtatyaga sa mga pagsubok, ano po mangyari? We will be built up as a mature Christians. So ano po yung resulta ng patience? Nakita natin sa James, we will lack nothing. Magiging mature tayo. Mawala tayong, kumbaga, mas magiging matatag tayo na nakatayo. Hindi na lang yung onting tukso lang ng demonyo o ng kaaway, babagsak na lang tayo kagad o onting bira lang sa atin, kumbaga, ang lambot ng mga tuhod natin. Ngunit tayo ay mas magiging matatag na mga mananampalataya. So ano dapat ang response ng mga mananampalataya? Sabi po sa verse 12, this is the response of a matured Christian. Verse 12, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. Yung verse 12, meron po ditong kailangan nating makita. Kung may mga footnote po yung Bible nyo, yung word po dito na you, after the word qualified. And giving joyful thanks to the Father who has qualified you. Sa ibang translation po, manuscripts, ang ginamit po ay hindi po you but us, inclusive, hindi lang sila kundi lahat ng mananampalataya. Giving joyful thanks to the Father has qualified you to share in the inheritance of His people, of His holy people in the kingdom of God, of light. Ano pong sabihin nun? Maging mapagpasalamat. Nalala ko po yung preaching ko dati, only the redeemed can sing the songs of the redeemed. Only the redeemed can sing the songs of the redeemed. Bakit po? Ang mga niligtas lamang, ang magpapasalamat na sila'y niligtas. And a life, a matured life of a Christian is less and less, less and less whining about things. Yung umpisa ng pananampalataya mo, ang dami mong dama, ang dami mong reklamo, pero habang kilumalago sa pananampalataya mo, nalilesen yung complaining, nalilesen yung murmuring, nawawala po yung mga pag-agam-agam, yung takot, ano pong napapalit doon? Thankfulness. Being joyful in the Lord. Rejoicing in the Lord. At ito po ay resulta po ng ano? Of knowing Christ. Knowing that you are qualified to share the inheritance of the holy people in the kingdom of light. Ano po yung dapat natin pagpasalamat? Thankful of what? In verse 13, ito po yung sinabi. Nilaborate po ni Pablo dito, may pagpapasalamat tayo. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves. Ano daw ginawa niya? Tayo niligtas, ni-rescue, mga kapatid. Napakaganda po na yung word na ginamit. Yung word na rescue. Kapag kayo nakaranas ng isang very, kumbaga, perilous
event in your life. Yung talagang walang-wala ka ng pag-asa at gusto mo nang sumuko dahil pakiramdam mo wala nang magliligtas sa'yo. Tapos naligtas ka. Alam niyo yung pakiramdam na yon. Pagpalagay natin, no? Yung naranasan ko, ito po, personal experience. Babanggitin ko lang. Nung bata po ako, na-hold up po yung jeep namin na sinasakyan. Ngayon yung babae na hinold up, eh hindi lamang tinutukan ng kutsilyo, pero talagang tinuluyan ng hold upper. Bata pa ako noon, siguro mga, if I'm not mistaken, 7 years old, sinaksak sa liig yung babae. Grabe po, it's very tragic. At nagsisisigaw yung babae, nakita ko lahat, at talagang it was traumatizing. At yung bata pa ako kasi may mga yaya kami, no? Nahatid sundo kami sa school at nung pauwi na kami noon, yung nangyari yun. At yung yaya ko na kasama ko, hindi po kami mayaman, no? Pero wala akong maisip na ibang terminology. That was a season in our lives. God has been faithful in our lives. Pero gusto ko makita natin ang kung ano yung nangyari. Sa sobrang takot po namin, no? Tumalon kami sa jeep na umaandar. Hindi ko alam paano kami hindi nasaktan o kung anong nangyari. But God in His protection sa amin, iningatan niya kami. Pero pagtitigda natin, yung sabihin, hindi iningatan ng Panginoon yung babae. Unfair naman ng Panginoon. Now, it's a different story ng pag-aaralan natin kung paano may nililigtas ang Panginoon from harm at meron namang hindi. Ngayon, ang gusto ko pong makita natin dito, yung pag-rescue ng Panginoon sa amin. Nung nalaman po na, hindi na namin alam ang gagawin namin kasi yung yaya ko po noon, bago lang po sa Maynila, galing po siya sa probinsya at hindi siya ganun katatas mag-Tagalog, talagang hirap siya mag-Tagalog. At nung panahon po na yon, wala pang mga cellphone, so kailangan namin kumontak sa bahay. So, ang nangyari po, tumawag ako sa telepono namin. Naalala ko na naghanap kami ng telepono kung saan-saan at buti na lang merong mga buting tao na kami tinulungan at tinawagan namin kagad ay yung bahay, yung parents ko. At nung nasagot ng telepono ay yung papa ko, ang sabi ko ay na-hold up yung sinasakyan namin jeep. Ang dinig ng tatay ko ay na-kidnap yung anak nila. At hindi ko makakalimutan yung pagkakataon na yun na ako yung kausap ng tatay ko, ako na mismo yun, at hindi niya na sa sobrang taranta, hindi niya na naisip na kausap ko yung anak ko. Akala niya ang kausap niya yung yaya o ibang tao na sinasabing nakidnap yung anak niya. Buti na lang pinakinggan niya ulit ang sabi ko, na hold up yung sinasakay namin jeep at kailangan naming masundo. Alam niyo po mga kapatid, nung time na yon talagang grabe yung takot ko bilang bata. At hanggang ngayon, pag naalala ko siya, it's very traumatic. Pero hindi ko rin makakalimutan yung sinundo na kami ng papa ko. When we were rescued at that very moment, I felt the peace. I felt the thankfulness na, hi, salamat. I'm safe. Wala pa man ako sa bahay, pero nakita ko ng tatay ko, I know I'm safe. At wala, alam ko nothing can harm me, nothing can go wrong dahil nandyan na yung tatay ko. That very moment, no, alam ko meron tayong kanya-kanya mga experience ng ganyan. Hindi ito matutumbasan yung naginawa ni Kristo na pagligtas sa atin mula sa kadiliman. Hindi matutumbasan yan ng kahit anong rescue experience natin pagkat hindi lamang temporal o physical ang pagliligtas sa atin. Hindi po yun. Ang pagligtas po sa atin ay eternal. Ligtas tayo ni Kristo Jesus sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, pagkalibing at muling pagkabuhay. Niligtas tayo sa tiyak na kapahamakan at ang resulta po nun ay buhay na walang hanggan. Kaya po mga kapatid, grabe po yung nabasa ko yung, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. We were all rescued as believers and we were also loved. Nandun yung pag-ibig sa atin ng Diyos dahil hindi tayo dadalihin ng Ama sa kaharian ng kanyang minamahal na anak kung hindi rin niya tayo mahal. At dahil sa pag-ibig ng Ama na sumasa atin din,
Ang sabi po sa verse 14, in whom we have redemption, the forgiveness of sins, sa pamagitan po ng anak na minamahal niya. In His Son that He loves, we have redemption and forgiveness of sins. Meaning tayo po ay niligtas, nilinis, pinatawad, and nothing can harm us or separate us from the love of God. Dito po muna tayo magtatapos. As an encouragement to everyone, nais ko po na makita natin ang sulat ni Pablo sa Kolosa ay tumatatak din sa atin bilang isang paalala. Na kung ang mga taga-Kolosa na limitado po ang kanilang kaalaman sa panahon na yun, kung sino ang Panginoong Diyos at nababasa pa lang nila at nalaman pa lang nila ang ibang katotohanan, meron po tayong Biblia na nandito na sa ating panahon. Kumpletong Biblia na kung saan tayo ay makararanas lahat po ng binanggit dito ni Pablo kung tayo lamang ay patuloy na magpapasakop sa kapangyarihan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Hindi naman po natin may iwasan na masakop ng Panginoong Diyos sa lahat ng pati ng ating buhay. Pero ang inasabi ko po ay yung bang meron tayong conscious effort na pag-aralan ng salita ng Diyos, na kilalanin ng Diyos. Ngayon po, mga kapatid, nais ko na tayo ay magkaroon ng perspektibo na naayon sa salita ng Diyos, na napakahalaga po na kilalanin siya upang tayo ay mas lumago at tumatag sa ating mga pananampalataya. Let's all bow down and pray. Father, we thank you for your love and your mercy and your grace. We pray that you continue to bless us, Lord, with the hunger and thirst for your word. Patuloy kaming mauhaw at magutom sa iyong salita. Nahanap-hanapin namin ito, Panginoon, na hindi namin palampasin ang isang araw na hindi namin pinag-aralan kung sino ka. Dahil nalalaman namin, Panginoon, sa aming mga pag-aaral, katatagpuin kami, Panginoon, ng inyo pong banal na Espiritu. At siya po ang magbibigay sa amin ng kaliwanagan at ng katalinuhan upang maintindihan ang iyong salita. At ganun din, Panginoon, patuloy niyo kong bigyan ng kababaang puso, kababaang loob, upang sa aming mga pag-aaralan, Panginoon, ay masakop kami itong lubusan at maisuko namin ang aming mga kayabangan at kami po ay mas maging kagaya ni Kristo Jesus, ng inyong anak. Aming Ama, marami pong salamat. Dalangin po namin na patuloy niyo kaming samahan sa nilalabing oras ng mga araw na ito. Pangang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you, brothers and sisters, and continue to grow in grace and enjoy your studies.